Kasing expense po ba? Sa rent Ito po. expenses, Okay, this will rent be that. expense. And then credit po tayo ng ano? Cash. Okay. Ayan, debit ng rent expense. Kasi nga, kung matatandaan nyo, si Ade. Okay? The expenses is nasa debit side. Ayan. And then, leak is nasa credit side. Okay, so, next. Okay. Ayan, January 12, received cash for services rendered. Service and cash. Okay, naka-receive tayo na. Oh, of course. Kasi nga, sabi, received cash. Ayan. So, ano po yung credit natin? Nag-render tayo ng service. Service income. Ayun. Okay, credit tayo ng service income. Again, si income is nasa credit side. Kaya, credit yung ating income na... service income na 200,000. Okay? Sige. Another. Paid wages of workers, 50,000. Nagbayad tayo ng... ano ba yung wages? Salaries. Okay, pasahod sa empleyado. Salary expense for 50 and we're out of credit for 50. Ano po yung credit, ma'am? 50. Kasi yun yung binayaran natin, diba? Okay. Credit po natin is cash. Oo. Of 50,000. Ayan. So, mas mabilis yung catch-up nyo, ha? Sige. Next. Ayan. Purchased a one-year insurance policy amounting to 60,000. Okay. Bumili tayo ng insurance or yung business. Bumili ng insurance policy. Ano ba yun kanina, yung term natin? But, insurance is one of the expenses. Is that an expenses of the company? Is it a part of expenses? Ah, okay. Purchased one-year insurance policy. So, ibig sabihin, hindi pa ito nagagamit kasi one-year insurance policy. Okay, so yung tamang term po dito, hindi pa po siya expense kasi gagamitin pa lang. Okay, kapag expense kasi, ibig sabihin nagamit na natin or na nagastos na. Pero dito, binili pa lang natin siya, hindi pa natin siya nagagamit kaya hindi pa siya expense. So yung term natin na tama dyan is prepaid insurance. Okay, so 60,000 and then of course, binili natin siya, ibig sabihin nagpalabas tayo ng cash of 60,000. Okay. Sige. Meron pa ata to. Ayan. Sige. Made partial payment to creditor for the machinery purchased on January 8. Okay. Nag-partial. Naalala nyo po ba kanina yung bumili tayo ng machinery tapos meron tayong balance na 70,000? Yes. Okay, so dito po, nagbayad tayo partially ng 30,000 para dun sa utang natin. So that will be accounts payable for 30 and out for cash. Okay, that's correct. Okay, bakit naka-debit? Kasi nga mababawasan yung ating utang, tama? Kasi binayaran natin ang 30,000. So para mabawasan yung ating liability, dapat i-debit natin siya. Ayan, i-debit natin para mag-decrease. Okay, at the same time, nagbayad tayo ng cash. Kaya, credit ng cash. Okay? Okay lang po ba kayo dyan, Ma'am Leslie? Nagigets naman po ba? Asa na to si Ma'am Leslie? Okay, sige. So, proceed po tayo. Next. Ayan. Rendered services to customer or rendered service to customers on account. Okay, nag-render tayo ng service pero inutang.
hindi tayo binayaran. Sent an invoice amounting to 120,000. Ay, nag-render tayo ng service. Ayan, okay. Sige po, accounts receivable. Accounts receivable, it's a debit and a credit for service income. Okay, so that's correct. Again, debit tayo ng accounts receivable kasi nga, hindi tayo naka-receive ng pera, pero meron tayong for collection. So, tawag po natin doon is accounts receivable. And then, credit tayo ng income. Kasi nag-render tayo ng service. Okay, next. Received an invoice for machinery repairs. Okay. Naka-receive tayo ng invoice. Nagpa-repair tayo ng ating machinery. Accounts payable na. Ano ba? Payable. For expense. Expense. And okay. Expense. And then cash. Accounts payable for 15,000. Okay. Because we're just paying 15,000. Hindi pa naman tayo kasi nga, naka-invoice pa lang. Sabihin, wala pa, hindi pa natin binayaran. Okay? So, debit tayo ng repairs expense. Expense dito. Ayan. Naka-debit. And then, credit tayo ng accounts payable for liabilities. Okay? Ayan. So, ganyan po. Meron pa ata. Meron pa pala. Akala ko last na. Okay. January 24. Received 70,000 cash from customers on account. Okay? Naka-receive na tayo galing sa customer natin na may utang sa atin. Ganyan po yun. Okay? Kumbaga, naka-collect tayo. So, debit for cash. And account receivable for 70. Credit. Ma'am, naka-mute po kayo. Opo, that's correct. Nagsasalita pala ako. Para sa accounting talaga ito nagtatrabaho si Ma'am Maria. Kasi, marunong talaga siya sa, sa journal entry. No. Kami kasi nalilito ako, anong papangalan ko? Ano ko? Ay, ganun pala yun. Yung pangalan daw. Opo. Alam ko sa namin nakakagilapin yung accounts receivable. Gumawa na ako. Yan ang papakunot ako na nanonood ng video. Nakikinig mo. So, tawag po natin pala dito. Nakalimutan ko sabihin mga account titles po ito. Yung nasa chart of accounts po, kung maalala nyo. Yan, ma'am. Kaya sabi ko, saan mo kukunin yung mga yun? Sabi ko. Kaya narinig na papakunot ako, ma'am. Sabi ko, accounts payable. Ano yun? Ngayon. Yung nasa ano nga po kanina, ma'am? Yung nasa chart of accounts, naalala niyo po? Yes, ma'am. Oo, yun yun. Nakakalit talaga siya, ma'am. Mm-mm. Pero sige lang, ma'am. Practice lang po yan. Makukuha din po. Ayan. So, sige. Proceed po tayo. Eto na. Paid utilities. Utility expenses. 12,000. Utility expense. So, expenses is debit, and we paid cash for credit. Ayan. So, debit, utility expense, 12,000, and credit cash of 12,000. Next, ito na ata yung last. This is okay. Debit withdrawal. Withdrawal. Ano ba dapat yung account title? Withdrawal. This is a drawing. Sorry. Okay, okay. Easy drawings. And then? Cash. No, cash credit. Is. Okay, cash is? Credit is cash. Cash. Ayan. Okay. So yun. Cash is supposed to... Yeah, easy drawing. Yeah. Tama po, di ba? No, nasa ano kasi siya eh. Nasa debit yung cash niya. Ah, okay lang po yun, ma'am. As long as naka-indention po tayo dito. Yes, naka-debit yung cash.
Ito po, okay lang po to. Na nakaganyan. Ang importante po is itong, ito siya. As long as naka-indent po yung cash, itong cash na to. Ah, yes. Understood as cash po siya. Ayan. Okay. Mm-mm. Okay, that's it. Okay.